Apo. Bakit? Ako. Yun po kasi, yung ayon dun sa mga ating matapas eh, tingnan natin kung bakit bago. Siya kasi yung alagad na kasama ng Panginoong Hesus sa Matthew 16:18. Kasinin po natin. Hindi ko ma-clear ito kung wala na bang ibang kasamang alagad o parang... Kasi lagi, ito kasi si Pedro, ayon dun sa kasaysayan, siya yung laging kasama ng ating Panginoong Hesus sa pangangaral. Kaya ano siya ay tawagin, kung inyo mapapansin mo sa John, ipinakilala na agad sa kanya. Pero sa kabila noon, ay mayroong mga nakatagong kahinaan. Di ba? Sa Matthew 16:18, pansin mo po natin. Bukod doon, hindi nga lang, ano eh, hindi lang bato tinawag sa kanya. Tinawag din niya Satanas at Panginoong Hesus. Dahil bukod doon, sa kanyang pag-uugali ngayon, inadlangan niya yung cross na para sa ating Panginoong Hesus na hinahadlangan niya na dapat sana ito'y hindi matuloy. Ayaw ng Panginoong Hesus kung gano'n. Kaya basahin po natin sa 16:18. Ano po? Dito, ito po, ang kausap kasi dito sa tagpo na ito, laging kasama ng Panginoong Hesus itong si Pedro. Kahit doon sa transfiguration, alam po, nandun siya. James, Peter, may isa pa, kung matandaan. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. So kaya siya yung tinawag doon dahil siya nga yung binigyan ng pamagat na bato o tempas o stone. Na parang ipinakikilala doon na sa pamamagitan mo nung salitang bato na ito o tempas na ito, ikaw yung gagamitin mo. Parang gano'n. Pero nakita natin may mga kahinaan. Ano? Meron pang isa dyan na yung binabanggit na nakahilig daw sa sinapupunan ng Panginoong Hesus, si Judas. Ito nga, si Judas na. Kung hindi mapapansin. Alagad na ito, naturuan na. Pero bakit ganito? Ayon doon sa behind the meanings of the 12 apostles, kung inyong makikita, kada daan ng Panginoong Hesus, basta binanggit yung salitang follow me, sunod na sila agad eh. Parang yung kanilang kapalaran ay nakatakda na sa ganito. Na 12 na ito. So kaya siya yung tinawag na sepas dahil siya nga yung laging kasama sa pangaral ng Panginoong Hesus. Ito pa ang isa dito sa 16:23 at 22 ng Matthew. At isinama siya ni Pedro. Ayan, lagi sila kasi magkasama. At siya'y pinagbigaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi ito mangyari sa iyo. Verse 23, tatapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, si Pedro yung kausap, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ito mga. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng mga tao. Malalim ang kahulugan, hindi ko masyadong makuha kasi ayon doon sa research natin. Kaya siya tinawag na batong at dahil siya yung laging kasama ng ating Panginoong Hesus. At dito, siya din yung nasa brihang Satanas. Bakit? Eh siya din yung laging kasama. parang ganun lang doon sa pagpapaliwanag. Dahil nung una silang tawagin, kung inyo pong mapapansin sa John chapter 1, yun agad ang ibinigay dito kay Pedro na pangalan. Wala akong makitang mas malalim pang ibig sabihin nito kung bakit sa kanya ipinangalan pero siya naman ay mahina. Parang gano'n. Sa John chapter 1, verse 41 hanggang 42, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na Simon at sa kanya sinabi na nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tinignan ni Jesus. Kasi natin, tinignan ni Jesus, at sinabi ay ikaw ay si Simon. Hindi pa nga niya kakilala. Diba? Ano pa lang duman? Parang hindi pa niya kakilala. Sinabi na agad yung pangalan. Ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Yun lang yung mga ilang talata na makikita natin na pasok doon sa salitang stone. Wala na ako makita ang iba pa na mas malalim dito ang dahilan. Ang intindi ko lamang dito, kaya siya tinawag na bato. Dahil nga, may katigasan siya ng loob. May katigasan ng ulo, parang gano'n. Pero pag dito tinatawag yung Juan or Jesus, kaya matandaan na natin yan.
Kasi ang ito naman dalawa na ito, si John Salosevini at si John, kapatid niya. Itong dalawa ito, ipinakikilala naman ng mga parang mga brusko, ng mga maiinitin ang ulo na nagsasalita yung Panginoong Jesus. Ang sabi nitong magkapatid, ito, kung gawin na natin yan, Panginoon. Parang gano'n, gusto nila, isigaban na ganda ng apoy. Parang isan mo ko lang, may lalabas ng apoy. Parang gano'n. Pero hindi, may mga nakapangalan sa kanila na talaga naka-assign na sa kanila kung bakit sila tinawag na kapatid. Sige po, pag ano, titignan natin kung meron kami kung magpapalaman. So, okay na po. Sana wag po kayong umabsin sa susunod na mga pagtalakay natin kasi mamimiss nyo po ito. Sabi ko nga po, labing isa pa na alagad yung ating pag-aaral. Makita natin yung kanilang mga buhay na hindi biro, manipangaral lang yung salita na kaligtasan sa bawat sa atin hanggang sa mga manalayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa